kamamangha ang nakuha ng litrato ng pasahero mula sa eroplano. Isang napakalaking uka sa lupa. Ano kaya ito? Sa tuwing mag-e-eroplano mula Cebu pa Davao si Frank, takang-taka siya sa nakikita niya mula sa himpapawid. May something interesting sa baba. Nakikita ko na siya dati pa. Ngayon ko lang naisip na i-take picture kasi na-curious nga ako. Ang na-picturean ni Frank, ito! Ang lupain, tila lubog. Parang may higanting uka sa lupa. Ang litrato, in-upload niya online. At dito na nanganak ang iba't ibang mga teorya. Bibigyan ng vulkan. Asteroid crater siguro. Probably an abandoned quarry or mining pit. May isang commenter doon. Alam nila yung lugar. Ayon sa nag-comment, ang higanting uka matatagpuan sa barangay Bato sa Toril, Davao City, na agad naman pinuntahan ng aming team. Mula sa Toril, bumiyahe sila ng kalahating oras para makapasok sa barangay. Pagdating dito, tumambad ang tila isang malaking bangin. Meron din ditong restaurant na overlooking, nakatindig sa gilid pa ng bangin. Kukudog tindahan diri kay tungod sa daghan kaing tao nag-hike diri ah. Ogma place. Overlooking. Para makumpirma kung ito ba ang nakuna ni Frank mula sa eroplano, nagpalipad kami ng drone at ito ang nakuhanan. Confirmed! Ito na nga. Creepy siya, parang sinkhole. Amazing yung shape niya na round. Hindi namin alam na ganun pala. Naami diri sa taas. Amis jud kayo ko kay karon lang ko naka-balloon na bilog yun ay ni siya. Maskin, dugay na kay kungga, naa diri nagpuyot. Isa sa mga residente rito, si Eduardo. Anya, sa ibaba ng higanting uka sa lupa, may mga nakatira kasama na ang kanyang pamilya. Para marating ito, kailangang bagtasin ang halos 20 minutong biyahe ng lubak na kalsada. Matapos ang 30 minutong lakaran, narating nila ang ibaba ng sitio. Sagana sa tubig ang lugar, kaya pagsasaka at pagtatanim ng mga prutas at gulay ang pangunahin nilang hanap buhay. Ang pamilya ni Eduardo nakapagpatayo pa ng pasyalan na swimming pool sa gitna ng bukid. Ang tubig sa pool namin ay nagmula sa paligid lang. Merong bumubuswak na tubig dyan kahit saan. At kapag dito ikay sumigaw, Ray! Ray! Nag-e-echo. Ray! Ray! Magtawag kami ng tauhan namin na doon sa bundok, kami dito sa baba, marinig yan. Ray! Ray! Pag malakas ang ulan, talagang malaki ang tubig. Merong landslide sa tagiliran ng bundok. Ito talaga ang pinakasapa namin. Pag maulan, bumabaha dito, talagang overflow dito. Kasi ang lagusan, maliit, pero humuhupa din. Ayon sa 98 anyos ng si Lolo Manuel, noon pa man daw, bilog na talaga ang hugis ng lupang kanilang tinitirhan. Ang pangalan nito noon, Banod, nang ibig sabihin, kawa. Diri mo kong kaw. Sa bata pa siya, ang diri sa palibot sa Banod. Sagbot po. Pero paano nga ba nagkaroon ng malaking uka sa kanilang barangay? At ano ba talaga ito? May nagsabing baka bulkan dati. Kasi malapit na yun sa Mount Apo. Para sa crater ng bulkan. Susunod para malaman kung ano at bakit nga ba may malaking uka sa barangay Bato sa Toril, Davao City. Isinangguni namin ito sa mga eksperto at pati sila nagulat sa kanilang nadiskubre. Based dun sa underlying geology ng area, posibleng this is a... Ang paglubog na uka sa lupa na nakita sa Banud ay isang... Kasagutan sa sabog na sa aming pagbabalik. Higanting uka sa lupa, nakuhanan mula sa himpapawid.
Bibigyan ng bulkan. Asteroid crater siguro. Sakop pala ito ng barangay Bato sa Toril, Davao City. Parang sinkhole. Amazing yung shape niya na round. Hindi namin alam na ganun pala. Para malaman kung bakit ganito ang forma ng kanilang lugar, sinuri ito ng mga eksperto. Can have yung mga sinkhole, pero yun kasi mga carbonate rocks. Pwede rin yung mga impact craters. Pero so far, wala naman silang nakita ang mga old na mga parts ng meteorite. So the only possible is isa siyang very, very old volcanic feature. Yung area, part ng Mount Apo Talomon Range. Yung underlying geology niya is more likely mga volcanic rock. Ibig sabihin, yun yung mga bato na binuga ng vulkan nung mga sinaunang panahon. Yung area is not enlisted sa active volcanoes. Hindi rin siya naka-enlist sa potentially active volcano. So, hindi siya masyado sigurong ganyan ka-urgent concern. But sa landslide, hindi masyadong prone to mass movement yung mga nasa gitna. But doon sa mga kabahayan na nasa walls ng ring, yung slope, medyo susceptible sila. Ang pabilog na uka sa lupa na nakita sa Banud ay isang low relief volcanic crater or MAR, isang mababang vulkan na nabubuo dahil sa phreatomagmatic eruption. So, yung Banud crater ay hindi kagaya ng Pinatubo at Taal na merong continuous na supply ng magma sa ilalim. Usually, crater lake yung nafo-form. So, hindi po dapat mabahala ang mga residente na malapit sa Banud crater. Napakababa po ng posibilidad na pumutok. Pero kung magkakaroon man po ng paggalaw ng magma sa ilalim, nakaantabay naman po ang FIVOX. Kung sakasakaling mayroong mga signs na delikado na, so puntahan namin yan. Balisin mga tao. Let us be prepared. Siguro kapag mapatunayan, susunod kami sa utos ng gobyerno na nilikas kami. Pero wala itong mga sulfuric element na makikita since bata pa ko. Daghan keng salamat sa nagpost about aning among lugar nga. Ma-aware me nga ingana pa dae siya. Minsan talaga, para mas maunawaan o mapahalagahan ang isang lugar o bagay, kailangan natin itong tignan sa ibang anggulo para makita ang bigger picture at ang katotohanan. Thank you so much, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.